mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Iho, kanina ka pa namin napapansing nakatingin sa karinderiya. Nais mo bang kumain at magkapunan? Mabait na tanong ni Mang Kanor sa binata. Napansin kasi niya na simula pa noong alas 3 ng hapon ito nakatayo doon at seryosong nakatingin lang sa maliit na kainan niya. Hindi naman ito mukhang pulubi dahil mukha itong matino sa suot itong simpleng maong, t-shirt at may relo pang suot. Pumasok naman ito sa karinderiya at nagpalinga-linga doon. Hinainan ito ni Mang Kanor ng pagkain na tinitigan at tinamoy-amoy muna nito bago tikman. Nagulat si Mang Kanor nang tumayo ito matapos kumain at lumapit sa kanila. Maraming salamat po sa pagkain. Nais ko po sanang mamasukan dito sa karinderiya ninyo. Sabi ng binata sa seryosong tinig. Ano ang pangalan mo iyo? Tanong ni Mang Kanor. Jonathan ho. May ikling sagot naman ito. Hindi alam ni Mang Kanor ang pumasok sa kokote niya, ngunit binigyan niya ito ng trabaho. Marahil ay naantig siya sa seryoso at tila bumalulungkot na mata nito. Naaalala niya ang sarili niya dito. Namasukan siya noon sa mga karinderiya hanggang makaipon ng sapat at makapagpatayo ng sarili niya. Dahil biyudo at mga nagsipag-asawa na ang mga anak ay tanging karinderiya na lamang ang nagbibigay sigla sa kanyang buhay. At ng mga sumunod na araw nga ay lalong sumigla ang kanyang buhay at negosyo. Nakita niya kung gaano kahusay sa trabaho nito si Jonathan. Bukod sa nagsisilbi ito sa harap ng tindahan na talaga namang lalong dinayo dahil sa kakisigan nito. Ngayon naman ay napag-alaman niyang pinakatalento pala nito, ang pagluluto. Iho, napakasarap ng putahing ito. Saan mo ito natutunan? Tanong ni Mang Kanor isang araw nang nagmungkahi si Jonathan ng bagong putahi. Tango lang at malungkot ng ngiti ang sagot ni Jonathan. Sa loob ng mahigit isang taon lang ay hindi makapaniwala si Mang Kanor sa mabilis na paglago ng kanya noon ay maliit na karinderiya sa isang ganap na restoran. Nanatiling pangmasang presyo ngunit lasang mamahali ng mga potahe. Salamat sa tulong ni Jonathan. Kailangan na rin nilang kumuha ng ibang empleyado. Ngayon ay malapit na ang loob ni Mang Kanor kay Jonathan na parang anak na nito kung ituring. Mas madalas na rin tumawa at ngumiti si Jonathan. Ngunit na pagtanto ni Mang Kanor na niminsan ay hindi ito nagkwento sa buhay nito. Kung nasaan ang pamilya nito, ni hindi niya rin pala alam kung saan ito umuwi pagkatapos ng trabaho. Hanggang isang araw, may isang magarang kotse na pumarada sa tapat ng restoran nila. Lumabas ang isang mayamang doon na nakilala ng lahat ni Mang Kanor na si Julio Nibaro, ang sikat na chef na may-ari din ng pinakamalaking food company sa bansa. Isa ito sa mga tinitingala niyang tao na naging inspirasyon niya rin. Lagi siyang bumibili ng magasin ito. Sarado pa ang kanilang restaurant noon. Ngunit tangos na sana palabas si Mang Kanor nang makita niyang nilapitan nito ni Jonathan. Dahil nasa bandang pintuan na siya ay narinig niya ang usapan ng mga ito. Anong ginagawa mo rito? Ani Jonathan sa malamig na tinig. Heto na ba yung pinagmamalaki mo? Isang hamak na papitsuging restaurant? Sabi ng doon. Tsaka dumura sa mga halaman na inaayos ni Jonathan sa harap ng restaurant. Give up now son at bumalik ka na sa kumpanya. Or else, mapipilitan akong sirain pati itong maliit na bahay-bahayan mo dito. Sabi nito. Na ang tinutukoy ay ang maliit na restaurant. San? Ibig sabihin ay ama ni Jonathan, si Chef Julio Nibaro? Wika sa isip ni Mang Kanor. Hindi makapaniwala si Mang Kanor sa narinig. Kaya pala magaling din magluto si Jonathan at maraming alam sa business ay anak pala ito ng pinakamahusay na food businessman sa bansa. Nagulat si Mang Kanor nang makitang umisi si Jonathan sabi-sabing, bakit? Wala ka na bang mautusan sa malaking bahay mo kaya gusto mo akong bumalik? Ah, balita ko pati, sila mama iniwan ka na.
Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Jonathan bago pa matapos ang sasabihin. Nanginginig ang kamay ng dun na dinuro pa sa mukha ang binata na noon ay dumudugo ang gilid ng labi. Sa nasaksiyan ay mabilis na lumapit si Mang Kanor. "Sir, Mr. Julio, pasensya na po kayo sa pangingialam pero umalis ka sa harapan ko. Anak ko siya, kaya't huwag kang mangingialam dito." Utos ng dun at pinutol ang sinasabi ni Mang Kanor. "Pero sir, mawalang galang na ho. Kung matigas ang ulo ay huwag niyo namang pagbuhatan kaagad ng kamay." Napatumba si Mang Kanor dahil sa lakas ng sampal ng dun. Mabilis na umarang si Jonathan at kinuwelyohan ang ama nito. Aamba nito ng suntok ngunit pinigilan ito ni Mang Kanor sa braso at pilit pinakalma. "Tatay mo pa rin siya, iho." Paalala ni Mang Kanor na noon ay namumula ang pisngi. "Mas naging tatay ka pa sa akin, Mang Kanor, kaysa sa taong ito. Walang tatay ang ibebenta ang anak para lang maisalba ang kumpanya." Sabi ng binata tsaka tumalikod at pumasok na sa restaurant. Walang imik ang don at tsaka sumakay muli sa kotse. Si Mang Kanor naman ay sumunod sa binata sa loob. Ipinagkasundo niya ang kapatid kong babae sa business partner niya para maisalba ang kumpanya namin. "Namatay ang kapatid ko sa depresyon at pang-aabuso ng napangasawa niya. Para akong tuta na sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni dad. Pero dahil sa nangyari, ay hindi ko siya mapatawad. Pati na rin ang sarili ko. Nagpasya ako magsimula sa wala at mamasukan sa inyo, Mang Kanor. Nais kong mamuhay ng malayo sa mundong ginagalawa ng ama ko. Alam kong gugustuhin ng kapatid ko na magpatuloy ako sa pag-chef, kaya heto ako ngayon. Naiintindihan na kita, iyo. Ngunit mas masarap magtagumpay kung motibasyon mo ay pagmamahal imbis na pagiganti. Sana ay dumating ang oras na mapatawad mo ang ama mo at ang sarili mo." Matapos ng madamdaming usapan nilang iyon ay mas lalong nagsumikap si Jonathan. Nagkaroon na ng tatlo pang branch ang Mang Kanor's at unti-unti nang nakilala. Habang ang kumpanya naman ng kilalang chef na si Julio Nibaro ay tuloy ang bumagsak, kasabay ng pagkasira ng kalusugan ng dun. Nang mabalitaan ito ni Mang Kanor ay binanggit niya ito kay Jonathan. "Panahon na upang palayain mong puso mo sa bigat na iyan, iho. Ayaw ng marami ang mapait na putahe, pagpapatawad at pagmamahal lang ang asin na makapagpapalasa nito ng lubos." Naiintindihan ni Jonathan ang matalinhagang mensahe ng matanda. Ayaw man niya ay may pag-aalala siyang nadarama para sa ama. Kaya ng araw ding iyon ay binisita niya ito at nakipag-ayos. Pagkatapos ay dumaan siya sa puntod ng kapatid at humingi ng tawad dito. Bumalik siya sa restaurant na mas magaan ng hakbang. Alam niya ngayon mas totoo na siyang malaya. Hindi lang sa mapait na karanasan sa pamilya kung hindi sa sarili niyang pagkukundina sa sarili. Simula noon ay inalagaan niya ang kanyang tatay na may malubang sakit. Pinatawad na niya ito at tinulungan din na maipagamot sa mas magandang ospital. Dahil sa isip niya kahit paikot-ikutin niya ang mundo ay ama niya pa rin si Mang Julio. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming video. Thank you and God bless po sa inyong lahat. Peace out!